What is up, inexpensive? Welcome back to another burning video. So, in this video, we're back. So, you were wondering, where is the wood that we chopped in the previous week? They're right here. Yeah, but they're in a lot. I think this got out of control. Yeah, I think so. Did I take it too far? Comment down below. Oh my god. Okay, so this is gonna be the first thing or whatever. Nakikilos mo na ang lahat ng NBA units sa buong bansa para hulihin ang lahat na may hawak ng picking ID na ito. At sa mga kababayan natin na inaalok at bumili ng picking ID na ito, huwag din mo sa maniwala sa modus na ito. Lalo na ma-exempt sa ECQ, mapapahamak lang po kayo. John Consulta, nakatutok, 24 paras. Para maiwasan ang matinding dagok sa ekonomiya, mahingi kong bawihin na ang lockdown sa ilang lugar. Ayon niya si Ernesto Bernian ilang araw matapos ang mabitiw bilang Social Economic Planning Secretary. Sa gitna nito, nakulangan daw siya sa coordination ng gobyerno sa pribadong sektor. Nakatutok si Ivan Mayrina. Kung ang nagbitiw na Social Economic Planning Secretary Ernesto Bernian tatanungin, kailangan na magkaroon ng selective lifting o pagbawi ng enhanced community quarantine sa mga piling lugar sa Luzon at iba pang panig ng bansa. Kailangan sana ba selective lifting of the quarantine? Kasi marami namang mga provinces, counties, even barangays sa Luzon tutorial na are wala namang COVID incidence masyado. But it's too late. I already made my own EXP farm, and if I watch the tutorial and I got all the stuff that I didn't know, I would suffer. More funding from the government, guys, if you understand what I'm doing today, cooperation from the private sector, bago po man daw magkaroon ng krisis dulot ng COVID-19, may mga pagkakataon na nagkakaroon siya ng hindi pagkakaunawaan sa ilang mga miyembro ng gabinete, lalo na sa public-private partnerships. Pabor siya rito, habang matanglay naman ng ilan pagdating dyan, hanggang sa nagkaroon na ng krisis sa COVID-19, ganito pa rin ang isa sa naging pangalahing pagkakaiba sa pananaw na kalaunay nagpatibay daw sa kanyang bisisyong magbitin. Nakulangan daw siya sa koordinasyon ginagawa ng gobyerno sa primado sektor para sana mas marami at mas malawak ang maabot ng bumubuo sa tulong. Talagang kailangan mag-joint efforts talaga. It's kind of hard to put together, but it's gonna be okay. Dapat siguro ma-organize itong partnership na ito. General Galvez or Secretary Galvez, who's in charge of implementing the government program, Ibang meron na nakatutok 24 hours. Namatay sa ospital ang isang MMDA constable na may pneumonia at hinihinalang may COVID-19. Hinayin ang kanyang pamilya baka na isang paparawang buhay ng constable kung agad siyang naasikaso sa ospital. Nakatutok si Artina Interial. Hirap nang huminga ang pasyenteng si Christopher Marali habang nakapila sa Jose Reyes Memorial Medical Center noong Miyerkules pasado alas 9 ng gabi. Kwento ni Lorna, kabiyak ni Christopher, kumuha ng video. Matapos daw bigyan ng oxygen ng hospital staff ang kanyang asawa, umalis rin ito agad. Siya na lang daw at ang kanyang anak ang nagpatuloy mag-asikaso.
kaso sa asawa. Tamari nung Miyerkules daw, itakbo nila sa JRRNMC ang asawang MMDA Constable dahil nahihirapan itong huminga. Sinabihan daw silang kailangan ipa-x-ray ng asawa, pero sarado pa ng mga oras na iyon ng x-ray room ng ospital. Matapos ang halos dalawang oras ng paghihintay ng resulta ng x-ray, nalilang nilang pneumonia ang sakit ng asawa. In the next bit, I think I will be trying to find, plano naman daw nilang ilipat ng ospital si Christopher. Pero dahil hirap na raw huminga ang asawa, nakikusap daw si Lona na nabigyan muna ito ng oxygen. What's up, Lama? Bakit daw po? Ito.
Governor, nung nagkaroon ng disiplina, maayos na na-distribute yung financial assistance sa mga drivers. Pero ganun pa magbuha kami ng discount na ginawa namin na sa bawat anim na venue, sa bawat venue, mayroon ng litro ng abilima na pupunta. Sa bawat oras, siguro mga nasa marami na yung 50 na drivers na nagpupunta. Pagpapatuloy ang pamamahagi sa Chini at UV Express drivers hanggang Miyerkules. Sa Pasig pa rin, mula sa 26 na rin ang Super Health Center na nagsasagawa ng expanded testing pumunta sa COVID Referral Center. Dahil dito, aalis na hanggang 30 tests ang maisasagawa sa loob ng isang linggo. Mga suspected cases muna ang prioridad sa mga Super Health Center na ito kung saan sumasailalim sila sa real-time polymerase chain reaction o RT-PCR test. Sa loob ng isang linggo, matutugunan na raw nila ang backlog ng 126 PUI testing. Malaking tulong din daw ito para maiwasan ang malawakang pagkalat ng sakit sa lungsod. O pagkahalimbawa, na-monitor natin sila lahat, na-test natin sila lahat, pwede at okay, makakita tayo na positibo yung resulta, pwede na natin kaagad mag-quarantine. Ay, yung mga kasong ko. At saka the same time, if you guys for watching this video, sa Miyerkules, isimula na rin ang rapid testing na aawit sa 300 kada araw. Para ito sa mga medical frontliner at iba pang vulnerable sector. Maris umani na tuto.